kilain at sambahin, ang Panginoong butihin, ikala'y maawitin sa piging naandog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay inako ni atin nirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin, ang Panginoong butihin, ikala'y mga awitin sa piging na andok niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo may karapat dapat sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ay tinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises sa ilang ng paran, piliin mo ang kinikilalang puno ng bawat lipi at patiktikan mo ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo. Pagkaraan ng 40 araw ng paniniktik, umuwi na sila at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na natitipon noon sa Paran, Kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, nagpunta kami sa lugar na pinatiktikan ninyo sa amin. Mainam ang lupaing iyon, saganang sagana sa lahat ng bagay, katunayan ng bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga tagaroon. Malalaki ang lunsod at matitibay ang muog. Bukod dito, naroon pa ang lahi ni Anak, sakop ng mga Amalekita, ang Negev. Ang kataasan ay tinitirha naman ng mga Heteo, Hebuseo at Amoreo. Ang nasa baybay dagat naman at Hilugordan ay mga Kananeo. Pagkatapos nilang magsalita, pinatahimik ni Caleb ang bayan at kanyang sinabi, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila at tiyak na malulupig natin. Sumagot ang ibang tiktik, hindi natin sila kaya pagkat mas malakas sila sa atin.
hindi maganda ang kanilang ulat. Ito ang sinabi nila, higante ang mga taga roon, at sinumang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila ng buo. Nakita namin doon ang mga Nephilim. Ito'y lahi ni Anak, buhat sa Nephilim. Halos hanggang tuhod lamang kami. Ang buong bayan ng Israel ay nalungkot at magdamag na nanangis. At nang magbalik ang mga tiktik, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinasasabi ko. Buhay akong Panginoon. Gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan nila. Kayo'y mamamatay dito sa ilang. Ang 40 araw na paniniktik ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng pagpapahirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Akong Panginoon ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na titumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto, hindi alumana. Ang kahanga-hangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Parang ningas gugon ang lahat ng ito'y kanilang nilimot. Sariling balangkas ang sinunod nila, hindi ang sa Diyos. Habang nasa ilang, ang sariling hilig ang siyang sinunod. Sa ilang na iyo'y kinalaban nila, sinubok ang Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos ang tagapagligtas na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa puon si Moises na magitan siya. At hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Narito nga dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon iyon, nagtungo si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gaputok may hindi tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na po nga po natin," at nang umalis na siya. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel, "Lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta may nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, "Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihingi mo." At noon day, gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang lokasyon po ng ating Ebanghelyo ngayon ay sa may hangganan ng Tiro at Sidon. Ito po ay bayan ng mga Hentil, ibig sabihin, hindi Hudyo. Sinasabi po na ang mga naninirahan dito ay galing sa lahi ni Cain. Sino po si Cain? Ang panganay ni anak ni Adan at Eva na pumaslang sa kanyang kapatid na Abel. Pinalayas siya at dito siya nanirahan sa hangganan at dito sa lugar ng Tiro at Sidon. Kaya po ang mga tao rito ay hindi po kabilang sa mga Israelita, piniling bayan ng Diyos. Kaya tawag po sa kanila Hentil. Ang babaeng ito ay taga rito sa mga nayon na ito, kaya hindi siya kabilang ng mga Israelita. Pero hindi ito naging hadlang sa babae upang siya'y lumapit kay Jesus. Tatlong bagay po, mga kapatid, kung bakit dininig at pinibigyan ng Panginoon ang kahilingan ng babaeng ito. At maganda po na atin pong gawing adhikain din po sa ating buhay na matutunan, masundan ang halimbawa ng babaeng Hentil na ito. Katulad din naman po natin, bagamat tinatawag tayong bagong Israel, simbahan ng Diyos, ay sa katunayan po, tayo rin po ay hindi mga salahin natin, hindi tayo mga Israelita. Kaya literally, Hentil. Kaya napakaganda po, tatlong bagay ang kinakailangan nating mapulot sa babaeng ito. Una sa lahat, ang babaeng ito, mga kapatid, na Hentil, walang pangalan, ay malalim ang kanyang pagkakilala sa Panginoon. Saan po na yan makikita? Lumapit siya kay Jesus at ano po yung bungad niya? "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Panginoon, ibig sabihin, andun po yung pagsamba. Panginoon. At anak ni David, ito yung nangangahulugan na talagang kilala niya si Jesus. Bagamat hindi siya kabilang ng mga Israelita o mga Hudyo, malalim ang kanyang pagkakilala. Anak ni David, mga kapatid, ay
nangangahulugan na alam niyang si Jesus ay ang pinangakong Mesiyas. Anak ni David, ibig sabihin Mesiyas, ang pinangako ng mga propeta sa lumang tipan. O di ba? Malalim ang babae. Alam niya ito yung Mesiyas, ang katuparan ng mga sinabi ng mga propeta. Tagapagligtas, Mesiyas, Panginoon, anak ni David. At hindi po nagtatapos doon, hindi lamang sa malalim ang kanyang pagkakilala sa Panginoon, kundi andun din po ang kanyang marubdob na kahilingan. Galing sa puso, mahabag po kayo sa akin. Kaya yan ang una nating dapat matularan, mga kapatid. Malalim na pagkakilala sa Panginoon at marubdob na panalangin, sumasaliw sa puso. Kaya titingnan po natin kung paano tayo manalangin. Ang ating bang panalangin sumasaliw sa ating pagkakilala sa Panginoon? Gaano ba kalalim ang ating pagkakilala sa Panginoon? Kung tayo'y nagsasabi na nagtatampo tayo sa Panginoon sapagkat hindi agad binigay ang ating mga kahilingan, mga kapatid, ito'y sinyalis o palatandaan na hindi po natin gaanong kilala ang poong Jesus. Pangalawa, walang patid na panalangin at pag-asa sa Diyos. Yeah, walang patid na panalangin at pag-asa. Hindi po natitinag. Andiyan pa rin. Hindi dininig ng Panginoon agad ang iyong kahilingan. Hindi agad sumagot ang Panginoon kung anong iyong hinihiling. Dapat hindi po napapatid ang panalangin at higit sa lahat nananatiling umaasa sa Panginoon. Katulad ng babae, hindi siya sinagot, hindi siya pinansin ng Panginoon, gaputok man ay hindi ang Panginoon nagsalita. Pagkatapos, tumugon ang Panginoon, nagsabi, sa mga tupang nililigaw ng sambahayang Israel lamang ako sinugo. Anong ibig sabihin noon? Hindi naman sa walang karapatan lumapit ang mga hindi mga Israelita. Subalit sa plano ng Diyos, nais na maging kasangkapan ng Panginoon ang mga Israelita, at mula doon sa mga Israelita, lalawak at lalago ang pananampalataya sa Kanya. Pero anong sabi ng babae? Sa sagot niya sa Panginoon, tulungan po ninyo, siya'y nanikluhod. Na? Nanikluhod, ang ganda, ano po? Nanikluhod, lumapit. Medyo may kalayuan, lumapit. At nanikluhod. Imbis na maramdaman niya at intindihin niyang siya'y tinatanggihan ng Panginoon, hindi po, lumapit. Kung kailan ang pananlita ng Panginoon may himig na pagtanggi, siya ka siya lumapit. Kaya walang patid na pag-asa, walang patid na panalangin, mahabag po kayo, Panginoon. Tulungan po ninyo ako. Ganyan, mga kapatid, ang tunay na pananampalataya. Dapat walang patid na panalangin at pag-asa sa Panginoon. Diringgin tayo, naririnig tayo ng Panginoon, mga kapatid. Dapat walang humpay, walang patid, pag-asa at panalangin. Ang pangatlo po, panalangin din po. Pero ano ba ang ating panalangin? Baka naman ating panalangin ay para tayong pulis sa mata ng Diyos, siga. Ano po? Sa mata ng Diyos, siga. Kumbaga, kung pwede lang hold upin ang Panginoon. Pero hindi ito ang babaeng ito. Ano pong sabi niya? Nung sabihin ng Panginoon, hindi karapat dapat nakunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Medyo pagtanggi ulit ang himig ng pananalita ng Panginoon. Ngunit tumugon ang babae. Tunay nga po, Panginoon. Ngunit ang mga tuta man
ang mga tutaman ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Na ibig sabihin po mga kapatid, Panginoon, kahit lamang po katiting na grasyang galing sa iyo, sapat na upang mangyari ang aking pong kahilingan. Mumo, kahit mumong malalaglag sa hapag ng Panginoon, tatanggapin niya, sapat na para sa kanya. Kahit katiting, hindi malaki, hindi himala, hindi katulad sa atin minsan ano po, pag tayo'y humiling sa Panginoon, himala, halos himala ang ating gustong mangyari. Pero ito sa kanya, katiting lang, gamumo. Dahil dito, ang poong Jesus mismo ang humanga sa kanya, sa kanyang pananalig. At anong sabi ng Panginoon? Napakalaki ng iyong pananalig. Napakalaki. Mangyayari ang iyong hinihiling. Napakaganda mga kapatid. Kaya kung gusto nating makarating sa langit, sa harapan ng Panginoon, ang ating mga panalangin, tatlong bagay. Una, dapat ito'y sumasaliw, nagmumula sa tunay na pagkakilala sa Panginoon. Kilala ba natin ang Panginoon? Ang Panginoon ay hindi natin utusan. Ang Panginoon ay Diyos. Nandun nating pinakamataas na paggalang at respeto at pananampalataya. Ang pangalawa, walang patid na panalangin at pag-asa. Hindi tayo narinig isang beses, dalawang beses, kahit 10 beses. Dapat patuloy ang panalangin, patuloy ang naumasa sa Panginoon sapagkat diringgin din tayo sa kanyang takdang oras, sa kanyang takdang paraan. At panghuli, panalangin may kapakumbabaan. Kapag tayo nagdasal, maaring hindi ibigay ng Panginoon mismo ang ating inihiling. Tanggapin natin ang kanyang kasagutan sapagkat mas alam niya kung anong nararapat at mas nakabubuti sa atin. Tanggapin natin ng may kapakumbabaan at maluwag sa ating kalooban at nagpapasalamat na puso. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, binuwag ni Hesukristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at mga Hintil bilang isang bayan ng bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa Diyos na nagbubuklod sa atin. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang simbahan sa lahat ng dako naway maging daan ng habag, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Bilang isang komunidad ng mga sumasampalataya, naway huwag tayong pag-iwahiwalayin ng mga walang halagang hadlang ng galit at alitan. Manalangin tayo. Makapangyarihan Diyos, maawa ka sa amin. Ang mga ina na naliligalig at lubos na nag-aalala para sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag sumuko sa pagtawag kay Jesus para sa kalinga at pag-alalay. Manalangin tayo. Makapangyarihan Diyos, maawa ka sa amin. Sa mga taong nagdurusa, naway lagi nating maipadama ang kalinga anuman ang kanilang katayuan sa buhay, lahi o reliyon. Manalangin tayo. Makapangyarihan Diyos, maawa ka sa amin. Ang mga namayapa na sa buhay na ito, naway magbunyi magpakailanman sa makalangit na tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Makapangyarihan Diyos, maawa ka sa amin. Makapangyarihang Ama, aming tanggulan at lakas, ninanais mong mabuo kaming lahat bilang iyong bayan. Maging bukas nawa lagi ang aming kalooban sa pangangailangan ng aming kapwa at huwag nawa kaming ihiwalay
Huwag nawa naming ihiwalay ang sinuman sa aming pagsasamahan. Hinihiling namin ito sa mamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tangkapit iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo to sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid nam na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumain niyo lahat. At sumayo rin. Magbahaginan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis at nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa banal na piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Et videte
coniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat in Deo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte, coniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat in Eo. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte, coniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat in Eo. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa mamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ika'y kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. O saluta Christos Tia, que cedipat dis hostium, bela premont hostilia, darumur fer auxilium. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtitipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinubo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ng aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Birheng Maria, tala sa umaga, noon pa man ay tinangi ka. Ang iyong liwa nakatakdang dulupig kay Satanas, tayo'y iyong tunghan kaming na nanambitan at ang lupa iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawit sa aming Maria ngayon at sa aming kamatayan. Ang kaninig
minsan mo'y ikinakalang naming mahinat makasalanan. Awa ng Diyos ang aming kahilingan. Bireng Maria, kami tulungan. Iyong tungan kami nananambitan, at ang lupa iyong tinapakan. Tulong mo'y lawit sa aming Maria ngayon at sa aming kamatayan. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahing sa lahat ng mga ina. Buong gilim mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala, sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay, kung minsan ang mga ito ay parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga pangapanalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob at sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sinumang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makababahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila, tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain, ang mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon, mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo aming ina, na tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay, mapaghilom ng sugat ng mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanilay ng aapi, at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala namin isinasalaysay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong pagmamalasakit na mapagmalasakit na pagmamapanalangin. Amen. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Maigpit na mo ang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang
Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging waran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugayin ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinakakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugat ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming waran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santa Maria, Santang Birhen na ipinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin kami mo kami. Makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagpakumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pagkikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping mata mo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa mamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw ng pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami sa araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa mamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa mamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa mamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa kabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa at mga obispo at mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang
pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kakalakihan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay na pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakikilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maghihanda kami pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating sariling mga hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Biring mahal, biring mahal, ang nasa ko'y ano, di na isang kayamanan at tuwang na pa. Jesus na kalong mo sa bisig ni kaya ng buhay ko. Biring mahal, biring mahal, dagat itong buhay. Ang ay makampan. Magsilot po ang lahat. Pasasalamat kay Hesukristo na nasa banal na Eukaristiya. Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buong niyang pagka-Diyos ay sumainyo at sa pamamagitan mo niloob niyang pagkasunduin ang sa Kanya ang lahat ng bagay. Lubin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Lubin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan
at pinabaguhin ang aming buhay. Sumamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabubuti, sa kabutihan, at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Lubin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian, at pasasalamat ay mapasa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsilot po ang lahat. Tantum ergo sacramentum venere murcerdui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque nau sed jubilatio salus vos, nor virtus quoque
kumparsit, laudasiho. Amen. Amen. Panem de cielo, prestitesti eis. Omne delectamentum insiabentem. Oremus, Deus qui nobis ob sacramentum mirabili, passionis tovi memoriam reliquisti, tribique sumus, itanus corporis et sanguinis tui sacri mysteriam venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Purihin ang pangalan niyang banal. Purihin ang pangalan niyang banal. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin ang pangalan ni Jesus. Purihin ang pangalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesus sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Purihin si Jesus sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Mariyang Kabanal-Banalan. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Mariyang Kabanal-Banalan. Purihin ang banal at kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang banal at kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang maluwalhating pag-aakyat sa Kanya sa langit. Purihin ang maluwalhating pag-aakyat sa Kanya sa langit. Purihin ang pangalan ni Mariyang Inang Birhen. Purihin ang pangalan ni Mariyang Inang Birhen. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang asawa. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang asawa. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Ang kabanal-banalang sakramento ng puso ni Jesus sa mga tabernakulo ng mga simbahan sa buong daigdig ay lagi nawang makatanggap ng buong pusong pagsamba, pagpupuri at pasasalamat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Kay ganda ng ating buhay, napupuspos ng pagpapala ng sakramentong mahiwaga, kaloob ni Jesus sa tigapay. O kay tamis ng pagsasama, nagmula sa pagkakaisa, bumubukal sa pagsasalo sa iisang napag ay dumalo. Purihin siya.
Jesus sa sakramento, purihin ng lahat ng tao. Purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisa'y lingapin mo.